ganda na yung panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, buulan, aataw. Hindi alam na ano na ito is pwedeng maging pagkain. One or two decades, merong outbreak sa baboy ang campaign yan, lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. Pag-aalaga natin, pag-uusapan po natin ang mga negosyong pangkabataan. Mag-agree na tayo. Noong Lunes, pinag-usapan natin ang iba't ibang uri ng farm equipments at kahalagahan nito. Ipinaliwanag din ni Mr. Sam Uy na may iba't ibang uri ng farm equipment packages na ino-offer ang Ford Tractor Philippines para sa mga kasamahan nating magsasaka. Ngayong araw, lalo nating dagdagan ang kaalaman tungkol sa farm equipments. Kasama pa rin si Doc Sosi at ang ating guest na si Mr. Sam Uy. Ito po ang Mag-Agree na Tayo. Tuloy-tuloy po ang usapan natin tungkol sa mga farm equipments. So, napansin nyo, dalawang episodes kasi tayo dito. So, tuloy-tuloy lang to. Kasama pa rin natin si Sir Sam Uy ng Ford Tractor Philippines at si Dr. Sosi. So, ayan. So, Doc, and Sir Sam, kanina pa natin pinag-uusapan, no? At kanina ka pa nadidinig na madami tayong brand under ng Ford Tractor Philippines. I want to know, Sir Sam, paano nyo parang ito gusto ko i-distribute tong brand na to? Maganda to para sa aming company. Ano yung standard nyo, sir? Okay, so Amy, first na chine-check namin yung reputation ng supplier. So, may mga kaibigan din kami from other countries na na-try na nila. So, humingi kami ng mga parang referral, mga feedback. Tapos, once na okay naman ang reviews, we're gonna build our relationship with them. So, that's very important eh. Kasi minsan kahit maganda ang product, kung mahirap ang usapan, wala rin continuity. Oh. Yes. And ang importante sa industry na to is dapat hindi papalit-palit ang mga brands na dinadala mo. Kasi baka maubusan ka ng pyesa. Ganun. So, once na okay na talaga ang relationship namin with the suppliers, dyan na namin ipapasok yung mga equipment nila. Pero pagdating sa Pilipinas yan, meron pang trial period yan. So, dinedemo muna namin, papatest. Kung talagang okay, tried and tested, that's before we put it out there sa market. Quality talaga, titingnan nyo talaga yung quality. Kaya yung mga kasama natin sa agrikultura, makakasiguro na pag bumili sa inyo, maganda po ang kalidad ng kanilang mabibili. Tama, Sir Sam? Yes, yun ang goal natin. Sam, when you started this venture, I'm sure your dad realized na wala ba siyang naging kakumpetensya and marami ba kayo na ganyan line? Ang mga big players sa Philippines, I would say nasa mga 5 to 10. Ang kayo number 1. Kayo number 1. Siguro top nasa mga top 3 naman tayo. Okay. Ilan lang ang players din? So yun, sa mga 5 to 10 ang naglalaban sa mga bidding, ganun. Kami lang din nagkikita. Okay. Tapos may mga bagong players na pumapasok. Pero some of them are having a hard time kasi yung mga trusted na brands medyo nauubos na rin. Kaya they have to pick yung mga top 3, top 5 sa other countries. Maraming from north to south ang inyong kinikater. How do you manage that? Do you have warehouses and how's your logistics? So yun, Doc. We have a nationwide coverage kasi maganda yung pagkapili ng dad namin ng mga locations. So, Isabela, Tarlac, Manila. Yung Manila, yan ang nag-cater hanggang sa Bicol region. Tapos, ang region 6 and 7, si Bacolod ang bahala. Okay. Tapos si Cebu sa, 7, 8, 9, parang ganun. Sa Mindanao, si CDO and si Davao branch. Tapos, pati yung mga mechanics namin, may mga areas na na-assigned sa kanila. So, kilala na rin nila ang mga customer. Sabi mo kanina, halos 30 years na sa inyo, yung inyong mga mechanics. Yes.
very thankful kami ng brother ko sa foundation na ginawa ng dad namin. Binuild niya talaga yung good reputation through good parts, through good service and yung availability ng parts. So doon na rin nagamit yung advantage na nagsimula siya sa parts business. So Sam, nagsimula siya from spare parts and then eventually sa whole machinery na, ganun ba? Ayun ang history ninyo? Okay. So mga first 5 to 10 years ni Daddy sa business, spare parts lang tayo. Oh. Ayan. Sir, kasi kanina nabanggit mo 36 years, no? So tanong ko, ano-ano yung mga problema or mga... Siyempre, di may iwasan sa negosyo yan na kinaharap nyo all throughout the 36 years. Problema. Struggle. So far, I would say na very grateful kami, no? And blessed sa business. Kasi nung, especially nung nagka-pandemic, parang ang dami talagang affected na industries. Pero luckily, ang agri hindi masyado. Kasi bumalik sa basics sa mga tao eh, which is security and, di ba, safety. Oh, food security, yeah. Ayan, isa yan sa mga blessings na nangyari. As of problems naman, kami ng brother ko, ang inaasikaso na namin is yung pag-modernize na ng company. So medyo digital na tayo ngayon. So nung umabot kami, parang very manual pa ang processes. Mga pyesa, naka-stock card pa, ganun. So ang ginagawa namin every year, may mga project kami, like ginawa na namin computerize ang system, inventory, accounting. So dahan-dahan na improvement lang naman ang goal. Sam, napansin ko na you're catering more on plants, di ba? Rice, corn. You don't cater for livestock, let's say, modernization of piggery or poultry houses wherein there's already... Hindi rin namin linya, Doc. Okay. More on tractors, mga traktora talaga. Sa fishery, sa mga livestock, hindi pa namin napasok. Okay. Pero meron ba, Doc? Mga farm equipments for poultry? Meron. Ah, meron. Meron. Mga, yung mga kumpanyang mga yan, mga, yung mga malalaking company, meron. Sa kuwan lang, sa tunnel ventilation sa livestock, meron mga 6-8 nagkukumpit dyan eh. But anyway, going back to Sam, tama yung sinasabi ni Amy. May fruit of labor na kayo, pero ano ba ang dapat improvein ng ating agricultural sector? As for improvement, Doc, actually, this year sa bagong administration, yung nababasa ko yung mga project ni Secretary Dar, nakatawa talaga siya na focus na siya on digitalizing agribusiness and yung so mechanization and yung farm consolidation. I think maganda ang strategy and maganda ang future natin sa agriculture. Kasi tinatawag to ng DA na Agriculture 4.0, di ba? Parang new version na. Kasi yung last na nangyari yan nung mga Agri 3.0, mga 60s pa yata yun eh, nagsimula tayo magkaroon ng equipment. So we can continue to learn from the processes of other countries then, especially yung mga nakapag-overtake na sa atin. Kasi I heard, ang sa sugarcane tayo nagturo sa Thailand ng mag-plant yan. Yes, even with rice. Some, even with rice. Yes. Oh, even with corn. Oh. So ngayon tayo naman matuto sa mga processes nila. Dapat we have to continue improving. May pagka, ano kasi traditional tayo minsan, no? Oo. Yan nga yung tanong ko eh. Hindi ba kayo nahihirapan? Kasi nga, yung iba talaga, traditional farming, eh, somehow, parang close-minded pa pagdating sa ganitong mechanism. So, hindi ba kayo nahihirapan na introduce yung mga products? Nag-open up na ang market mga... I would say more than 5 to 10 years ago. Pero before that, some are hesitant pa talaga to switch to mechanization. Amy, kung marerecall mo, siguro bata ka pa. Bagay hanggang ngayon, meron may mga kuliglig na tinatawag dyan sa highway, di ba? Familiar mo ako. Ngayon, yung kuliglig, maliliit yun. Yung kilasam, talaga traktor. Yung kuliglig ba sa katraktor yung isa?
Ang kuliglig parang trailer yan na may... Tama, oh. Yung parang trailer na may makina yan eh. Yung may single piston na makina. Ngayon, mas high-tech na tayo ng konti. Anong katumba sa inyo noon, Sam? Anong katumba sa inyo? Trailer na siya na hinihila ng tractor. Malaki na. Malaki na. Oh, Doc. Ito ang gusto ko explain eh. Kasi ang tractor, prime mover lang yan. So, wala yan masyadong function. Except kung ang difference sa kotse, nandun lahat sa likod ng tractor. So, yun ang tinatawag na 3-point hitch. So, lahat ng implements dyan kinoconnect. Meron yan power take-off output. So, yun yung umiikot na yun ang nagpa-power ng mga implements. Kaya pwede na siya gawing backhoe, front loader, dozer, which used to be expensive construction equipment, diba? So, yan. Isa na dyan ang panghila ng trailer. Meron din yan drawbar, pang-hauling. So, magkakabit lang siya. Amy, parang sinasabi niya, meron siya isang unit, yung traktora, lalagyan niya lang isang pesa, didigit niya lang gano'n, hilahin. Yun na yun, nag-work na lahat. Tama, Sam? Yun, Doc. Parang all around na siya. Yeah. Eh, Sam, hindi na kayo yung panahon. Sabihin, let's say, ako'y kukuha sa inyo, interested ako, banko na ang kausap ko kung maglo-loan ako, gano'n ba? And then, kayo naman ang banko ang mag-uusap, gano'n ba? Nag-offer din kami yan sa mga customers namin, Doc. Direct. So, depende na lang sa usapan yung mga ganyan. Pero we offer our support financially. So, nakatie up din kayo with Land Bank. Yan ang agricultural bank na normally na ginagamit namin eh, di ba? Meron kaming sarili. Pero kapag yung requirements nila, yung umabot na ng mga 3 to 5 years, ganun, nirecommend na namin sila sa mga Land Bank or sa mga Orex Metro. So, dito po sa mga machines nyo, kasi napansin ko, iba-iba yung design. Halos same din ba to dun sa mga branded na design? So, ang mga tractors, usually same lang ang function yan. Pero, yun, nagkakaiba lang sa pangalan tsaka sa design. And sa some technologies also. Pero yung gusto kong ma-explain din is, when it comes to tractors, hindi yan parang kotse na importante yung mga features. Kumbaga, saktong technology lang ang kailangan dyan. So, in my opinion, kapag direct injection ang makina, wag naman yung indirect kasi lumang-lumang technology na yan. And then, wag tayo abot sa CRDI. Diba yung mga kotse natin, common rail diesel na yan. Sa tractors, mas madali ayusin ang direct injection lang. Tapos ang transmission natin, palaging manual, and synchronized transmission, hindi na tayo abot sa mga CVT or sa mga power shift or automatic. So the less electronics, the easier to maintain. Para it can have a longer lifespan. Amy, hindi ganun siyang naka-computer na katulad ng kotse mo. Konti na lang nakakapag-ayos ng mga ganun eh. Diba? So, sir, halimbawa ako, bibili ako ng mga machine. Ano ba yung mga kailangan na, na makita ko doon sa machine mo para yun yung bilhin ko? Let's say doon sa transplanting ng palay. So, ano yung dapat na makita ko na meron yung machine na yun? Ang mga function yan, Amy, usually lahat ng important, meron naman, kahit iba-ibang brands. So, sa pagpili ng purchase, ang most important lang sa akin, pick a supplier that you can trust. Sa after service, pag tumawag ka, kailangan mo ng pyesa, yun, yung mabilis mag-service. Kasi that's how you protect your farm assets. Kasi mahal yan eh. Oo. Sam, binanggit mo Sam na yung trust, no? Can you give advantages of your company compared to other company? Ang mga advantages namin, yung number of mechanics na rin. So I really believe na yung 75 to 80 mechanics namin, highest number yan in the country. And hindi lang parang hindi to contractual, they all have more than 10 years of experience. And pinapatrain namin sila in other countries. And then pupunta dito yung mga suppliers to train them also.
So, paano nagiging 10 years ang experience, diba? Kasi, kapag nagsaservice sila sa start, isang senior, magsasama ng isa or dalawang helper. Ah, okay. Oo. Tama, tama. So, 5 to 10 years na sumasama lang sila, tinuturuan sila ng senior before sila makakapag-ayos ng sariling traktora nila. May understudy ka nga, no? Mm. Tapos after nyan, pwede na silang mag-train ng ibang mechanics. And luckily, sulit naman yung training process namin kasi hindi na naman sila umaalis. Alam mo, Amy, sa makina, maraming dahil sa... Alam mo, Pilipino, maparaan eh. Walang mabiling pyesa. Ang gagawin ay ipamamasin siya, pupupuyos, what is really the original of that part. Tama ba? Katuwa yung ganun, no? About sa mga Filipinos. Very practical na rin. Oo, nagagaya nila. Napapamasin siya lang nila eh. Nakarinig na ako ng pang-traktora tapos sabi pareho sa Montero Sport eh. Ayos yun ah. Yan ang hindi kaya sa ibang countries. Puro lang sila palit, order ng ano. Kulang sa... Panalo tayo sa diskarte, kumbaga. Pero you don't really recommend. Yeah, you don't really recommend that. Sa inyo talaga, the spare parts or the disposable items is already in the basket. Ideally. Ideally, original spare parts from the supplier. Pero kapag talagang yung mga... unique, mga rare na situations natin na nagmamadali, pwede naman ng konting remedyo lang. Konting improvise here and there. Okay. Sir Sam, gano'ng ka nakatagal na vice president for the external nitong company? So, nag-start ako mga 10 years ago. Pero na-promote ni Daddy mga recently lang. mga 3 years ago. Kasi kahit na family business to, parang yung style pa rin ng training. Yung sasabihin, mag-start ka muna sa lahat ng... You go up the ladder pa rin. Pero syempre, may konting bias yan. Kasi alam naman ng mga staff na anak ako na lang. Kumbaya, tinry niya. I-train kami. Yeah, Amy. Amy, yes, ang tawag ko sa kanya, COO. Oh. Child of the owner. Forever na kami COO. Okay. But your dad is still with the company, and how active is your dad? So active pa rin siya kasi yung dad namin parang he's not the type na gusto na walang ginagawa. Kasi siya palagi siyang busy eh. Pero sabi naman niya nakakatulong na yung dalawang sons niya na nagsusuporta sa business. So mas relaxed na siya ngayon. Ngayon nag-i-post yung daddy. Medyo personal sa ama, no? Anong edad na ni Daddy? 65. Ah, matanda ako sa kanya ng ilang araw. And walang plans mag-retire si Daddy. Na-enjoy niya talaga yung business. Yeah. Opo. Sir Sam, sumasama ka din pag kalibawa dinidistribute itong mga machine nyo? Minsan. Yes. Sumasama ko sa mga demo. Ano yung mga feedback na usually nadidinig mo from the customers, clients? Luckily, majority ng mga feedback, parang ang positive and nakakatuwa talaga siya na thank you, the best ang service nyo or yung mga nirefer ko sa mga kaibigan ko. So, most of the time, ganun narinig ko and thankful talaga kami kay Daddy na ganyan. Siyempre, rarely, meron din naman mga negative feedback. So all you can do is say sorry and then bawi na lang. Like what, Sam? Negative feedback. I want to hear negative feedback. May isang pyesa, Doc, na parang nakalimutan. Kasi kulang pala yung inventory. Tapos nung nagpa, syempre air freight ang solution dyan, nagka-miscom. So hindi pala na-order yung pyesa. Tapos na nawala sa nakalimutan. Tapos tumawag sa akin yung customer na few months na, although hindi naman ginagamit kasi lean months, sabi niya wala pa yung pyesa ko. Tapos ang ginawa ko na lang, Doc, parang pangbawi. So sabi ko, pasensya na, papa-air freight ko na ngayon, pero pahiramin muna namin kayo ng tractor. Yun. Yan ang tama. Kasi kung kailangan niya on the spot eh, alam mo, kasabihan yung customer is always right kahit balokte, di ba? So, konti lang ang gumagawa ng ganun na papahiramin mo ng tractor for 2 weeks habang inaantay yung pyesa niya. Tapos, luckily, true enough, last week tumawag siya.
Tapos kumuha siya ng panibagong tractor, same model. Oo. Ano naman yung negative experience? May bawi ha? May bawi, sama, may bawi. Pero maganda kasi talaga yung service nila, Sir Sam. And pagdating po kasi sa agri, bawal ang delay. Yun ang way masasabi. Yes, yes. Bawal ang delay. Yan na ang losses. Kasi kapag yes. Napatenggay ang mga like sugar cane, for example, yes. Baba ang sweetest ang LKG, di ba? Yes. Saka, yun nga yung sabi, yung mga ano traditional pa na pag-harvest eh. Yung bigat ng palay, wala. Diba? Nawawala na. So, pag binenta mo, kulang na. So, yun. So, every delay talaga. Then, nagko-cost talaga ng money. So, bago po tayo mag-break, mag-break na tayo for the susunod na part ulit. Is, Sir Sam, may mga advice ka ba para sa ating mga agriculture farmers pagdating dito sa pag-invest sa farm equipment? Pag-usapan po natin yan sa aming pagbabalik. Ito po ang mag-agree na tayo. Babalik po ang mag-agree na tayo. Sir Sam, anong mga advices po ang pwede natin i-share sa ating mga kasamahang magsasaka? Ang advice ko lang is, sige, magbibigay ako ng mga limang advice. First, huwag kayong maniwala sa brand lang. Kasi minsan, kahit sabihin na made in USA yan, iba na ang factory na gumagawa yan. Okay. And then second, always check the payment terms. Baka masyadong mataas ang interest. So to make sure nakikita kayo, double check niyo yung fine print. Third, find the trusted supplier which has yung may availability ng parts. Pero hindi lang available, also check affordable. Kasi baka magulat kayo sa presyo ng pyesa niyan after. And then pang-apat, yung make sure they have mechanics. Even better if may on-site servicing na pupuntahan niyan sa farm. Kasi nakarinig na rin ako before ng parang kailangan mo dalhin sa shop nila. Tapos kapag matagal doon, magbabayad ka pa ng parking fee. So, mas maganda sana kapag may on-site servicing. And five, hanap kayo ng operator na magaling, that you trust, and who will follow the proper operation, maintenance, and troubleshooting ng machines yun to protect your farm assets. Yun. Parang gusto kong balikan yung isang advice mo na regarding dun sa mga equipment, ang tawag dun? Yung mga pyesa. Yun na lang yung term. Dun sa pyesa. Kasi minsan may mabibili ka doon, parang mura lang yung mismong equipment. Pero pagdating sa pyesa, mahal. Mahal naman. Oo, talaga. Mahal naman. So, sa inyo, Sir Sam, ganun ba? Mahal yung pyesa? O as much as possible, affordable talaga? So kami na ang nag-check yan para sa inyo to make sure na affordable ang pyesa. May mga na-encounter na kami before na ganyan na galing sa Italy yung tractor. Tapos kinek ko yung prices ng pyesa. Okay naman sa umpisa. Pero galing sa Germany on a separate container pa daw dapat. Eh diretso ng Pilipinas. So pag in-add mo na yung freight, yung taxes nito, naging mahal na siya. Hindi na tuloy ang agreement namin with the supplier dahil lang dito. Parang sinolder mo lahat yung laman ng container, no? Parang gano'n. Kasi normally, para makatipid sa expenses, sa cost niyan, nilalagay na kasama ng tractors, yung mga parts. Yes. Opo. So, kayo yung nagbe-benefit na, alam ko doon sa agri-something, yung modernization farm equipment, ay parang zero tariff yun eh, di ba? So, na-bill niyo yun. Yung sa amin, Doc, meron. May personal paying yung mga customs taxes. Yeah. Ganda noon. Alam mo, Amy, sa livestock, bihira yung na-avail yan eh. Kaya mabuti sila sa amin. Nakatutulong naman na sila sa ating mga magsasaka. Kaya nararapat din naman. Anong nga pwedeng paliwanag mo? Anong batasyon? Batasyon eh, di ba? Sam? Yung walang ano no, Doc, yung walang taxes. Oo. Ang narinig ko diyan yung sa kotse dati, yung parang si Pepe yung tawag nila, yung mga cars from Japan. Kapag yung engine size mo is mga 3.3 liter above,
3.1 above, nakaka-exemption sila sa tax. Pero hindi kami nakasama sa mga farm equipment. Hindi kami nakasama sa mga ganyan exemptions. Yeah. Pero may tinatawag po na ano, Republic 8435 of 1997, yung the Agriculture and Fisheries Modernization o yung AFMA. So, itong batas na to, talaga bang nakakatulong sa inyo bilang puro mga farm equipments at ang idea ng ating business is modernization ng agriculture? Yes, so far ang mga support ng government to the planters also benefits us then. So yeah, we're very thankful sa mga projects and programs ng government natin. The previous administration also and the current one. Sam, dahil yes, matagal na kayo sa industriyang yan, anong nangyayari? Year by year o going down? Para malaman natin yung trending ng mechanization natin. Going up talaga. So, going up, ha? Nung last na, mga around 2013 kasi, sa isang seminar, sabi ng isang government agency na nasa 400 per year pa lang ang tractor sales. Okay. Tapos, halos nagdodoble siya every year. And then, as of this year, and I mean last year, nasa ilang thousands na eh. Would you say that there will come a time that there will be a saturation point dahil dumadami ang tao, maraming nagko-convert ng residential sa mga agri-land at yung equipment ay medyo mababawasan o tuloy pa ring mag-grow yan? Sa ngayon, matagal-tagal pang tutuloy kasi marami pa rin farms na wala pang equipment na gustong matulungan ng government. So, di ba, 14 million hectares ang farmland natin sa Philippines ngayon. So, malaking percentage yan, wala pang tractors or harvesters. So, matagal pa before masaturate yan. And still, may lifespan naman ng mga equipment. So, baka yes, 10 to 20 years, they would have to upgrade na for a new one. Again po, ilang years ang lifespan ng equipment? 10 to 20. Kasi ang mga nabasa ko, mas matagal ang tractor. Tractor? Oh, 20, ganun. Ang harvester nabasa ko, 10. Pero yung mga sa amin, more than 10 years, okay pa naman. So, sinasabi ko lang 10 to 20 to be safe. Eni, bili ka na! 10 taon pa rin, sulit na yan. Meron kami bagong ano, tractor, pero naging cheap na ako. Meron kami yung bagong tractor, pero mga ano yun, mga kubota yung tawag. Ano ba yung mga ano na yun? Yan, kubota, Yanmar, mga ganyan. Kasi yan sa mga famous brands sa Philippines. Opo. Yeah. Sam, sa sales ninyo, kakompetensya nyo rin yung mga surplus, di ba? Maraming mga agri machineries na nananggagaling ng Taiwan, ng Japan. So, kakompetensya nyo rin sila, yung mga second hand na marami rin bumibili dahil affordable, o anong masasabi mo? May isang time na maraming bumibili ng surplus. And I would say na-affect ng mga sales ng mga brand new. Pero it took a few years lang kasi nahirapan ang mga bumili. Kasi without the... Sino maghanap ng piyesa niyan? And walang service center. So in the end, pag medyo masakit sa ulo, bumalik lang din sa brand new and local distributors yung mga buyers ng surplus. So in the end, hindi worth it yung na-save eh. So lahat sa inyo, some brand new yan? Yung tatlong brands namin ngayon, brand new yun. Okay. Tapos exclusive yan. So kami lang nag-carry sa Philippines para we can really maintain the reputation. Sir, kanina kasi nabanggit ko dun sa intro namin, naroon kami mga fruit-bearing trees. Ito bang mga equipment size pwede din dito? Kasi meron kami nakausap one time, yung mangga niya, mano-mano pa yung pag-harvest. Meron na ba tayong equipments para sa pag-harvest ng mangga? Ang alam ko, Amy, sa mga fruit-bearing trees, tsaka sa mga high-value crops, mano-mano pa siya. Mano-mano. Okay. Walang ang, ano talaga, machines? Ang alam ko, Amy, yung mga... baka wala pa tayo dito. Pero ang alam ko, yung mga machines na ginagamit sa mga commercial crops sa Philippines, so kaya yung kasama din yung rice, corn, sugar,
pineapple, banana. Yung mga widespread talaga ang distribution or mass production. Sir, paano yung pineapple? Kasi ang laki nun eh. Paano yung ginagamit natin machine dito? Parang pinupulot yan sa ground, di ba? Sa soil? Yes, yes, yes. Ano yan? Bigatin ang trabaho sa pineapple sa Philippines. Yes. Kailangan nila yung malaking tractor sa Philippines. Mabigat? Oo. 120. Yung hinihila kasi niyan na implement is called a chopper. So yun, pabigat talaga ang trabaho niyan. Tapos meron na rin ako nakita na harvester. So para siyang truck na hinihila ng tractor. Tapos may parang wing yun na with like mga 12 people per side. Tapos nilalagay nila yung pinupulot nila na pinya. Ang pumupulot ng pineapple is yung tao pa rin? O yung machine? Mano-mano, Amy. Paano yung banana? Sorry, na-curious ako eh. Amy, banana trees. Yes, banana trees. So, parang tatlo yun, di ba? Yung lola, yung daughter, and yung granddaughter. So, pag na-harvest na isa, susunod yung isa, as yung pangatlo. And then, tapos na yung lifespan yan. Tapos, puputulin na siya, replanta. Yun ang alam ko sa banana. So it sounds like hindi kailangan ng equipment. Go ahead, Doc. Amy, paalaalam sa akin, si Bong Mercado, meron silang contract grower sila ng banana. Yes. Opo, yeah. Si Sir Bong. So, sa puro ko dahil tawagan si natin ulit si Sir Bong for the banana plantation. Ah, yung dole. Banana plantation. Yes po. Kitang-kita ko yung expertise ni Sir Sam sa 10 years niya. Parang lahat ng tanong ko may sagot siya. Thank you, Amy. Love ko rin kasi yung trabaho ko talaga. I think mahilig talaga ako sa farming plus sa machines. Sam, anong tinapos? Pasensya na, personal ha. Anong tinapos mo na-in-love ka sa farming? Ang tinapos ko, business management sa De La Salle University. Ah, okay. Pero after, nag-mechanics classes ako sa Don Bosco. Six months. So kaya ako natuto sa mga makina. Tapos after that, na-expose na ako sa mga farm, ng mga customers. Meron din kami sa Tarlac. And siguro yung simula bata, dinadala ng dad ko sa farm. Pinapasakay ng tractors. Kaya napahilig ko rin. Imagine kung may picture ka dun sa tractor nung bata ka pa na nakaupo dun sa harapan. Usually ganun yung nakikita kong pictures. Ginawa ko rin dun sa anak ko na lalaki para 3 generations na. diba? Sir, ang dami natin na pag-usapan. Dalawang part itong ating episode. Nakakatuwa na talagang explain mo sa amin yung bawat needs ng bawat farm. Hindi lang tayo nag-focus sa rice, pinuntahan natin ang corn, sugarcane, pineapple. Ang dami nating inikutan. And maraming salamat po sa oras niyo, Sir Sam. Thank you din sa inyo. Thank you for having me and sa opportunity. Nag-enjoy ako kausap kayo. Opo. Sir Sam, sa susunod ulit, ha? Yes, anytime. Ano lang, let me know. any last words po para sa ating mga kababayan? Kung interested kayo sa mag-mechanize, you can look for our company, Ford Tractor Philippines. And I hope may natutunan kayo sa akin today. So, thank you for listening. Okay, Sir Sam, maraming salamat po sa ating mga kasamahan po sa pagsasaka at sa agrikultura. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin. Ngayon po, kung samanta tayo mag-iwahiwalay, pero magbabalik po ang mag-agree na tayo sa mga susunod na araw. Huwag niyo pong palalagpasin ang ating mga episodes at sabi ko nga, standby kayo kasi merong coming season 2. Sir Sam, maraming salamat po ulit. Thank you, and kay Doc Sophie, thank you din po Doc Sophie sa pagsama. Hanggang sa muli, ito po ang mag-agree na tayo.